Inaprubahanan ng Toll Regulatory Board ang hiling na dagdag singil sa toll sa Cavite Toll Expressway o Cavitex. Samantala po ay pinag-aaralan naman ng Land Transportation Office ang panukala na nagre-require sa mga license applicants na mag-aral sa driving school bago makakuha ng lisensya. Yan ang ating auto updates. Tumaas ng piso hanggang 3 piso ang singil sa toll sa Cavite Toll Expressway o Cavitex. Ito ay matapos na aprubahan ng Toll Regulatory Board ang petisyon ng Metro Pacific Investments Corporation. Humiling ito ng toll hike para sa Phase 1 ng R1 Enhanced Project ng Manila-Cavite Toll Expressway Project. Sa mga Class 1 vehicles, 25 pesos na ngayon ang toll rate para sa mga babagtas sa 7 kilometers stretch, 50 pesos sa Class 2, habang 75 pesos naman sa mga Class 3 vehicles. Gagamitin ang makokolekta rito sa pagpapalawak sa expressway, gayon din sa konstruksyon ng Marina Bay flyover at left turning lanes. Samantala, inaprubahan din ng TRB ang initial toll para sa isang segment ng C5 Link Expressway. 22 pesos ang toll rate para sa Class 1 vehicles, 44 pesos sa Class 2, at 66 pesos naman sa Class 3 vehicles. Pinag-aaralan ng Land Transportation Office na lalo pang higpitan ang proseso ng driver's license application. Sa panukalang polisiya, kinakailangan na sumailalim muna sa mandatory 15 hours lecture ang isang aplikante bago ito mabigyan ng student permit. Kabilang sa mga ituturo rito ay ang road safety. Susundan ito ng series of exams na kailangang maipasa para makakuha ng basic license. Kung baguhan naman ang driver, dapat ang nagturo rito ay LTO accredited and TESDA certified instructors. Para sa mga walang kakayahang makapag-enroll sa isang proper driving school, mayroon naman umanong i-o-offer ang LTO na kapareho ang serbisyo, ngunit mas mura ang halaga.